Hi guys! Today, magkaaroon tayo ng supplement review ng Promatrix 7. Hi guys! Today, magkaaroon tayo ng supplement review ng Promatrix 7. Worth it ba ito? Or baka sayang lang naman sa pera kahit pa napakamura nito? Sa video na to, aalamin natin kung ang Promatrix 7 ay macho ba or medyo lang. Tara! Start na tayo! Hey, I never give it up. Said I never give up. Matagal nang nasa Pinas ang Promatrix 7. Naalala ko, 6 or 7 years ago, kinakabahan pa akong bumili nito kasi nga napakamura. Kinakabahan ako kasi baka may mga synthetic or mga hazardous sa health na nakalagay dito kasi nga hindi pa ito FDA approved noon. Tsaka baka wala namang epekto ito. Pero nagmahal ng mga panahon na yon ang optimum nutrition way. At dahil wala akong pera, sinubukan kong gamitin ito. Mga 6 months din yun and wala namang nangyaring masama sa akin. And tuloy-tuloy lang nag-grow yung muscles ko kahit ito na yung ginagamit kong protein shake noon. After 7 years, ito, ginagamit ko siya ulit. Same reason lang din kung bakit ko siya ginamit dati. Kasi wala na akong pera. Good thing, FDA approved na siya ngayon. 7 years ago, may nakalagay ditong made in India. Ngayon, ang nakalagay na lang dito is manufactured for and exclusively distributed by Ethical Pharma. Dalawa lang ang flavor ng Promatrix 7. Ice cream, strawberry, and chocolate. Ang isang 2-pound bag ng Promatrix 7 ay nagkakahalagang 900 to 1,000 pesos, which is mura compared sa ibang brand. Guys, basahin ko nga pala yung nasa likod. Promatrix 7 is a multi-source protein drink that contains time-release proteins. Bakit ba nila nasabing multi-source protein drink? Kasi ang mga protein dito ay nanggagaling sa whey, sa egg, sa soy, and sa casein. E ano ba itong time-release proteins na ito? Ito yung mga slow-acting proteins na mabagal ma-absorb ng mga muscle natin. Whey is known as fast-acting protein. Ang slow-acting or time-release proteins ng Promatrix are soy, egg, and casein. Coach, ang pangit naman pala niyan kasi slow-acting protein yan. Nako, hindi po. Kasi may advantages din ang slow-acting proteins. Kasi kung si whey, fast-acting protein siya, panandalian lang din ang effect niya sa katawan. Para siyang pag-ibig, sa umpisa, masaya. Pero mabilis lang din siyang nawawala. Tapos yun, iiwan ka na niya. Pero kung meron kang slow-acting protein, kahit iwan ka niya, may kapalit ka agad. Meron ka agad ng rebound. Kaya hindi niyo na mararamdaman gaano yung sakit. Kasi may kapalit na agad. Kasi ang slow-acting protein, matagal siyang umepekto. Mabagal din ang pagbato niya ng amino acids sa bloodstream natin. Pero kaya niya itong masustain for a long period of time. So if meron kang fast-acting protein and slow-acting protein, buong araw kang may protein sa katawan mo. So guys, balik ako sa pagbabasa ng label ha. Time-release proteins including the essential BCAAs. Ano ba ang ibig sabihin ng BCAAs? Ito ay ang branched-chain amino acids. Makikita natin yung amino acid profile sa likod ng packaging nila. Maraming mga nakasulat na amino acids dito, pero ang pinakatitignan ko lang is yung BCAAs or branched-chain amino acids. Ito ay ang isoleucine, valine, and leucine. Sila ang pinaka-nagpo-provide sa atin ng muscle endurance and muscle growth. Nakakadagdag din ito ng energy and nalilesen ito ang muscle soreness or ang sakit ng katawan natin pagkatapos natin mag-workout. Pero sa tatlong ito, ang tinatawag nilang main BCAA is yung leucine kasi nagpo-promote ito ng muscle growth and nagre-retain ito ng muscle mass. So, ang Promatrix, meron siyang 10.3 grams of leucine, 5.8 grams of isoleucine, and 6 grams of valine per 100 grams of protein.
Aside from these 3 BCAAs, isa pang nakakuha ng attention ko sa amino acid profile nitong Promatrix 7 is yung glutamine. Glutamine is responsible for muscle recovery. Meron naman itong 8.4 grams of glutamine per 100 grams of protein. Oops, wait lang ha. Kasi ang nakalagay dito, ang sabi dito is per 100 grams of protein. Kung titignan natin sa supplement facts, nakalagay dito na ang isang serving ng Promatrix is 35 grams. At ang 35 grams ng Promatrix only has 23 grams of protein. Ibig sabihin guys, isang scoop or isang serving ng Promatrix 7 is 35 grams. Okay, tapos yung 35 grams na yon meron siyang 23 grams of protein. So it means na yung BCAAs and glutamine na sinasabi ko kanina ay makukuha nyo lang if naka 4 to 5 servings of Promatrix kayo. Magaling yung nakaisip nito ha. Kasi sa unang tingin, iisipin mo na ang taas-taas ng value na yon. Compared sa ibang products, kasi yung iba nilalagay nila is value per serving. Wow! 2.4 grams of leucine, 1.3 grams of isoleucine, 1.4 grams of valine, and 1.95 or 2 grams of glutamine per serving. These are actually pretty good numbers compared sa ibang products. Guys, actually, ang ganda ng packaging na present nila ng maayos yung advantages nila over other protein drinks. Sa likod, naglagay sila ng comparison ng Promatrix 7 and ng whey protein drink. Ang regular whey protein drink, dahil whey protein lang ang source nila, nag-i-stay lang ang protein nito sa bloodstream natin in a short period. Nag-i-stay ang amino acid sa bloodstream in a short period of time lang. While ang Promatrix 7, dahil hindi siya purely whey protein, mas tatagal ang effect niya up to 7 hours. Guys, take note ha, ang whey ay nasa blood natin for 1 to 3 hours. Ang egg protein naman is 3 to 4 hours. Same as soy protein. And lastly, ang casein protein, which is ang pinakatumatagal na protein, is nag-i-stay sa bloodstream natin for 4 to 7 hours. Ang kagandahan nito guys, no? Before mag-subside ang effect ni whey protein, papasok na agad si egg and soy protein. Then bago naman mawala yung effect ni egg and soy protein, mag-a-act na ngayon si casein. Ito ang sinasabi ni Promatrix 7 na mas kaya nilang i-maintain na mas matagal ang anabolic state and i-minimize naman ang muscle catabolism. Okay guys, punta na tayo sa supplement facts or tinatawag din nilang nutrition facts. Sa Promatrix 7, meron siyang 130 calories per serving. Okay? Kung akong tatanungin nyo, okay na to. Compared naman sa other protein blends na merong 140 calories per serving, minsan mas mataas pa. Okay? Pero kasi ako, payatin ako, minsan mas prefer ko na mas mataas pa. Okay lang kasi sa akin. Pero kung kayo, okay, kung nagka-try kayo mag-lose ng weight, syempre okay na tong 130 calories per serving or mas mababa pa. Then next guys, no, yung total fat niya, 2 grams. Okay, okay din to kasi mas mababa rin ito compared sa other brands. Next is yung cholesterol. Okay, ang cholesterol niya is 55 milligrams. Okay pa rin guys yung number nito kasi pwede mo namang i-adjust
yung cholesterol nyo sa food intake nyo. Just keep in mind guys ha, na 300 milligrams lang per day ang allowed total cholesterol. Kung medyo nagko-control naman kayo sa sugar level nyo, no, okay din yung Promatrix 7 kasi meron lang siyang 2 grams of sugar. Though yung other competitions niya, meron lang 1 gram of sugar. Pero hindi naman to deal breaker. Ang protein content naman ng Promatrix 7, as I mentioned kanina, no, is 23 grams. Hindi na rin nalalayo sa mga ibang expensive protein blends sa market. So, okay to. So, guys, finally, mix and taste na tayo. Lalasahan na natin yung Promatrix 7. Okay? Bubuksan ko na. Gandahan natin yung pagbukas. Okay. Meron ako ditong 250 ml of water. Okay? Dito natin ihahalo yung Promatrix 7. Ang flavor na meron ako ngayon is ice cream strawberry. Strawberry. Okay guys, ganito siya kadami. Nakikita nyo po ba? Puno naman siya. Okay. Mabango siya. Okay, ito yung scooper. Scooper pa lang, strawberry na. Wow! Okay guys, ihahalo ko na. Sa water ko lang po ihahalo. Ulitin ko, 250 ml of water. Okay? Bango. Tingnan natin kung mahalo ka agad. Siguro naman, halo na, no? Okay. Okay naman, na. Okay, lasahan na natin, guys. Okay siya. May konti lang buo-buo pero konting-konti na lang. Probably yung kasin yun kasi minsan mahirap talagang haluin yung kasin. Yung kasin kasi guys, usually yun yung nakikita natin buo-buo pang naiiwan pag naghahalo tayo ng gatas natin. Yung regular na gatas lang. Hindi siya masyadong matamis. Thick yung lasa niya. Medyo para siyang shake. Hindi katulad nung usual na whey lang, yung regular whey lang, na parang malabnaw yung lasa. Ito kasi parang, ano, medyo malapot. Okay siya sa akin. Naalala ko nung 7 years ago, chocolate lang kasi yung, ano, yung na-try ko noon. Mas okay ito sa chocolate. Yung chocolate medyo, ano eh, hindi ko yung gusto. Kaya rin siguro nagpalit ako ng, ano nun, medyo nakaluwag-luwag ako. Pero, itong strawberry, good job Promatrix. Good job sa strawberry flavor. So, yun guys, nalasahan na natin yung Promatrix 7. Punta na tayo sa pros and cons niya. So guys, mag-umpisa tayo sa pros. Okay, first, ang masasabi ko is mataas yung leucine niya and yung glutamine. Meaning, yung amino acid profile nito is maganda. Yung pangalawa is, dahil blend ito, combination ng maraming sources of protein, mas nafi-feed niya ng matagal yung muscles natin with protein. Third is mababa yung calories and yung total fat compared sa other protein blends. Pang-apat, meron itong soy protein which is rich in arginine and antioxidants. Bonus info pa guys para sa inyo. Arginine is a vasodilator. Nakakatulong ito hindi lang sa muscle recovery mo, kundi sa muscle endurance mo while working out. Panglima, napakamura, affordable. Panganim, masarap ito. Yung strawberry ah. Yung chocolate, so-so lang. Pangpito, madali itong hanapin.
Maraming supplement store ang meron nito, and pati na ang 7-Eleven na 24/7 convenience store meron din ito. So pag naubusan ka bigla ng whey protein o ng Promatrix 7 mo, pwede ka lang pumunta ng any 7-Eleven store, though isang serving lang ang mabibili mo doon, okay? Next, ang mga not good things or cons ng Promatrix 7. First, is hindi natin alam kung ilang grams ba ng egg protein, soy protein, casein protein, whey protein ang meron sa 23 grams of protein per serving na meron itong Promatrix 7. Number 2, hindi alam kung sino yung nag-manufacture talaga ng Promatrix 7. Para sa akin, big deal ito kasi hindi ko alam ano ba, made in India pa rin ba ito? Baka made in China na, nilipat na sa China or Philippines na ba talaga yung gumagawa nito? Kasi dinidistribute lang ng Ethical Pharma yung Promatrix 7 sa Philippines. Okay, so hindi natin alam kung saang laboratory ba, anong facility ba yung gumagawa ng Promatrix 7. So yun guys, dun lang medyo deal breaker yun para sa akin. Hindi ko alam kung saan ba ito ginawa. Pangatlo, mataas yung sodium and cholesterol content. Guys, meron itong 285 milligrams of sodium. So kung ikaw yung taong sasali na sa contest ng bodybuilding, okay, and hindi ka, you can't afford to have an additional sodium and ayaw mo ng kahit konting water retention, baka mag-bloat ka, hindi ito yung protein shake para sa'yo. Okay, merong mga protein blends na meron lang mga 150 milligrams of sodium or 100 milligrams of sodium. Yun siguro, hanapin mo yun kung ano man yun. Pero nakakita na ako nun. Okay, hindi ko lang sasabihin yung brand. Sa cholesterol naman tayo, meron siyang 55 milligrams of cholesterol. Hindi naman siya sobrang taas, hindi rin siya mababa. Merong asing mga protein blend, which is yung mga talagang well-known or sikat na protein blend, meron lang siya mga 15 milligrams of cholesterol. Pero magagawa naman ang paraan ito, katulad nga nung sinabi ko kanina, sa araw na magtitake kayo ng Promatrix, medyo babaan nyo na rin yung cholesterol intake nyo sa araw na yon. Number 4, dalawa lang ang flavors nito. Ice cream strawberry and chocolate. Promatrix, sa katagal-tagal ng panahon, hindi man lang kayo nakapag-develop kahit man lang vanilla. Okay, vanilla or caramel or yung favorite ko, yung pinaka-favorite kong flavor, which is yung barbecue. So yun guys, ano ba ang final verdict natin sa Promatrix 7? Para sa akin, ang Promatrix 7 ay macho. Kasi guys, napakadaming dahilan para i-try natin to. Napakadaming benefits ng supplement nito. And guys, ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo ng Promatrix 7 sa pinakamalapit na supplement store sa inyo. And guys, kung may tanong pa kayo, anything about fitness, comment nyo lang dahil gagawin ko ng video yan. And also, please share this video to your friends na gustong matry yung Promatrix 7. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe kasi yun ang pinaka-importante. Gawin nyo na ngayon ha. Ngayon na.